grabe! Ang daming tao dito sa Cavite! Tayo lang ba ang nakakita sa sarili natin o zero pa rin ba tayo? Magandang gabi po! Kamusta po ang mga Lenny's Angels? Malapit na po ang eleksyon! Ilang araw na lang po ba? 8 days! Oh, thank you. 8 days na lang po, eleksyon na. Ngayon po, nararamdaman nyo na po ba? Ngayon po, nag-iisip po yung mga tao kung sino po dapat ang dapat iboto. Nasaan yung bato? Eh, nasaan pa? Eh, di na kay VP Lenny. Sinurrender ko na po. Alam nyo, tuwing eleksyon, total malapit na pag-usapan lang po natin, ha? Okay lang po ba magkwento po ako? Kwento po ako. Tuwing eleksyon na, kadalasan na mga gamit na salita ng mga politiko, tuwing tinatanong sila kung bakit ho sila tumatakbo, ang mga salitang yon yung dahil gusto ko pong magbigay ng serbisyo sa bayan. Para pa sa mahihirap. Diba? Para sa pag-uunlad ng lahat. Ay, ito pala si VP Lenny. Hello po, ma'am. I love you so much po. Naniniwala po ba kayo doon sa sinasabi ng lahat? Tanong ko lang po. Kasi para sa akin, parang hindi po nagtutugma. Parang ang daming mga politiko na ginagamit lang po ito para makakuha ng boto, pero taliwas sa lifestyle nila. Di ba po? Ang daming mga politiko na namumuhay lavishly, pero hindi man lang ho tumulong nung pandemic o nung kahit na anong sakuna. Paano nyo po masasabi na para po kayo sa mga tao? Paano po yung masasabi na kayo po ay nagseserbisyo para sa tao kung kayo nga ho hindi nyo kayang bumaba sa pedestal nyo para lumapit sa mga tao? Alam nyo ho, yung 100 plus billion na ill-gotten wealth na hindi pa po natin nakukuha, at saka yung 203 billion na hindi pa po nababayaran, ang dami po sanang natulungan nun. Sabihin na po natin, yung claim na hindi totoo, okay, sige, pagbigyan na ho natin. Pero bakit ho ganun? Kung serbisyo po para sa tao, sana binigay na lang po nila yun sa tao. Total mayaman naman ho sila. Bakit yung ibang tao, nakakarampot yung kita, kaya magbigay sa tao, pero sila na bilyon-bilyon ng pera sa banko, hindi nila kayang bumaba sa mga tao at tumulong. Nakakapagtaka po. Bakit? Alam nyo po, kasabihin naman nila siguro negative campaigning. Hindi po to negative campaigning. Ito po ay para sa tao. Dahil yung 203 billion na yon, sino po dito ang nagkasakit ng pandemic? Pamilya na nagkasakit. Sino po ay nahirapan pumasok sa ospital? Yung mga namatayan sa parking lot ng ospital dahil kulang ang ospital. Kulang ang health workers. Yung mga health workers natin na kailangan pa mag-abroad para kumita. Yung mga pamilya na kailangan maghiwalay para makipagsapalaran. Yung mga tao na tinetret na susunugin namin yung bahay nyo, papalayasin namin kayo dyan pag hindi kami nanalo sa area ninyo. Sila po, yung po, dapat po natulungan po iyon. Ngunit hindi po nangyari. Ang laking bagay po sana kapag ginawa po nila yon, di ba? Parang patunay po na tumakbo po sila na wala pong vested interest. Di ba? Kundi para po talaga sila sa pagserbisyo ng mga tao, hindi lang po para sa kanila at sa mga taong sumusuporta sa kanila lang. Ay. Alam niyo po, sa pag-iikot-ikot ko,
I love you too. Sa pag-iikot-ikot ko po talaga, kawawa kapag mahirap ka. Kawawa ka kapag mahirap ka. Kasi people with power can easily take advantage of you tapos wala kang kalaban-laban. Diba? Kaya ako po, lumalapit po ako sa inyo. Huwag po sana nating bigyan ng kapangyarihan o dagdagan pa ng kapangyarihan yung mga taong nanloko sa taong bayan, yung mga nagnakaw sa taong bayan. Nandoon po sila sa kabila. Nagsama-sama po sila doon. Paano po ito magbabago kung paulit-ulit na sila na naman? Alam niyo, natatawa po ako. Isa po sa mga ibinibintang kay VP Lenny, na puppet daw po siya ng mga Aquino. Nababasa niyo po ba yon? Ang sa akin lang, hindi ko po kasi talaga naiintindihan at natatawa talaga ako. Sino po ba talaga sa mga Aquino ang kinakatakutan pa nila? Sino? Si Ate Chris na may sakit? O si Josh at Bimby? Talaga ba? Sino pa ho ba ang nasa kamag-anak na nasa pwesto? Wala naman ho ba, di ba? Nakakatawa yun talaga. Sino? Si Bimby! Ay, naku, kawawa naman yung bata na nanahimik, di ba? Kaya alam nyo, ako po itong election, pinag-isipan ko po talaga mabuti kung sino po ang magiging presidente ko. Tubig! 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 Ay! Mamaya, mamaya ka. May tubig po ba? Tubig daw po dito, guys. Mga mahal po natin volunteers, kailangan po ng tubig dito. Parang kulang po ang isa. Sige po. Yung mga mag-aaboy po ng tubig, pasok lang po ah, para makapagbigay po ng tubig. Okay lang po ba lahat? Komportable po kayo? Yun po yung importante. Ha? Ay, hindi ko naintindihan. Okay. Okay lang po ba ituloy yung sinasabi ko? Sorry. Okay lang po ba? Okay. Ngayong election, pinag-isipan ko po mabuti talaga. Kasi wala naman po kaming pakinabang. Kami mga artista, pag pumasok kami sa politics, nandiyan yung bashing. Wala naman kami kinikita dito, di ba? Ano gusto mo, water o speech? Madali lang. Wait lang. Okay pa? Okay ka, sige. Pabigay lang po ng tubig dito. So pinag-isipan ko pang buti, ang presidente ko po hindi po takot lumapit sa tao. Siya po po mismo lalapit sa'yo at ayakapin ka. Ang presidente ko po may konkretong plano. Ang plano para po sa ikauunlad ng lahat, hindi lang po nang ilan. Ang presidente ko'y laging handang tumulong. Hindi po magarbo ang kanyang pamumuhay. Hindi po siya takot sumakay ng bus o kaya umangkas sa motorsiklo. Ganun po siya kasimpleng tao at yun po yung kailangan natin, presidente. Para po sa akin, dun po tayo sa kulay rosas. Hindi sa mga dapat iposas. Wait lang! Tapusin yung sinasabi ko. Nailapit ko na po sa inyo ang aking presidente. Ang hindi ko pa po nasasabi, officially, ay ang aking vice-presidente. Nakapag-usap po kami nung nakaraan. So may tanong po ako, sabayan niyo po ako. Sino po ang presidente natin? Sinong vice-presidente? Magdilang anghel po sana kayong lahat. Maraming salamat po. Ako po si Angel Locsin para po sa bayan. Thank you so much.